Okay, now let's continue on Ellen White's relation to the Bible. Ellen White's relation to the Bible. In her letters, she said, "Weak and trembling, I arose at 3 o'clock in the morning to write to you. God was speaking through clay. You might say that this communication was not only a letter. Yes, it was a letter, but prompted by the Spirit of God to bring before your mind things that has been shown me. So it is just a mere letter, and yet it was prompted or impressed by God to bring, okay, to bring what? To bring before the minds of the people what has been shown to her by God. And in these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me." You know, one time, may sinulat siya. At pinagdala niya yung sulat, tinanggap ng taong nagkasala, pero hindi niya binasa, nilagay niya lang sa bawal. Nagpakasasaso sa buhay niya ng paninigarilyo, pagkinong ganyan. Hanggang sa isang araw, nakarinig yata sa ng preaching, kasi ayaw niyang basahin yung writings ni Sweat. Nakarinig yata sa ng preaching, tapos parang na-impression ng Holy Spirit na uklatin ko niya after many years, like 30 years. Pag-uklat na pag-uklat niya, yung eksaktong kailangan niya ng araw na yon, hindi nung mga nakalipas na mga taon, ang kanyang nabasa. At nanumbalik siya sa church. Nung nag-revival sila Ellen White, nakita niya mismo yung lalaki. At sinabi ng lalaki na itong letter mo, itong nakatulong sa akin kung bakit mo nanumbalik. Paano nangyari? So, ang Diyos ang gumagawa at gumagalaw sa puso ni Ellen White at sa mga sinusulatan niya. So, let us summarize. First, we believe the sola scriptura stands for the primacy of the Bible, but does not exclude other authority. Pwede pa rin tayo magbasa ng ibang authority. Ellen White is below the Bible because she is tested by the Bible and she points to the Bible. So, si Ellen White ay dapat itest sa pamamagitan ng Bible at inaangat niya ang Bible. So, never na inilevel niya ang kanyang sarili sa Scripture. So, pag tinanong kayo, do you believe Bible and Bible alone? Yes. Why? Because even the writings of Ellen White must be subject to the Bible. And Ellen White's task is to what? Role, yun, role ang word. Ellen White's role is to exalt the Bible. So whenever you read the Spirit of Prophecy, you are what? You are opening your thoughts to be drawn closer to the Bible. So Ellen White's messages as authoritative as the Bible, because the author is God in both cases. So pag tinanong mo, authoritative ba rin ba ang writings and what? Of course, why? Because that it's God that impresses or inspires the author. Do you get the point? Say for example, let's talk about like food. Kung ang Diyos ang nagsabi na ito ang dapat natin kainin at dininay natin ito, sino dinidinay natin? Just then. But we have to fully understand how the health reformation, the dynamics of health reformation, rather than just quote one here and one there, and you know, and be ruled by one quotation. Check natin lahat ng quotation at check natin balance natin kung paano sinabi ni Mrs. White ito sa kontekstong kanya kinakausap. Kasi baka baka magkamali tayo sa pag-interpret. Now, how to read the writings of Ellen White? Sorry. Now, when you read the writings of Ellen White, you have to take in mind, or you know, bring into your mind, or keep in mind that Ellen White has a culture during her time, and what is her culture? A 19th century woman. So 19th century woman. Whenever she writes, she has a thoughts that are contemporary during her time. 19th century. Okay? At hindi siya sumusulat sa kagaya natin ngayon. So magkaiba ng context ito.
So, makikita natin na minsan nami-misunderstood natin ang kanyang mga sinasabi. Unang-una by language, pangalawa by culture. Pangatlo, by all the contexts that are necessary. We should be understanding the writings of Ellen White in the context of her time and see the principles behind and see how we could apply it in our lives. So how to read? Hereby far is more important. First, before you read the writings of Ellen White, pray that you would be open to the beings of the Holy Spirit and that your mind should be open and not closed. Okay, pray hard. So begin studying the Ellen White's writings. You have to be humble and prayerful. And then second, you have to believe. So one is pray, second is believe. Believe that they contain God's given principle that will bless you personally. Pagka bumuklat ka ng writings ni Swain, paniwalaan mo na, okay, hindi ito yung Bible, pero may mga prinsipyo ito na makakatulong sa iyo personal. Okay? What else? Keep in mind that her writings never intended or did not take, never intended or take place of faith, hard work, initiative, and Bible study. Hindi mo dapat palitan ng writings ni Mrs. White ang faith, ang hard work, ang initiative at Bible study. Kailangan ka pa rin ng Bible study, kailangan mo pa rin ng faith, kailangan pa ng hard work. Kailangan mo pa rin ng ng initiative. Hindi yung lahat na lang iaasa mo sa writings ni Mrs. White. Pagka hirap ka, punta ka sa writings ni Mrs. White, doon ka. Imbis na alamin kung paano talaga mare-resolve ang mga bagay-bagay, paano intindihan ang mga bagay-bagay, inasa mo na lang lahat sa writings ni Mrs. White. Ang tawag yung itamad. Okay? Check mo muna ang Bible mo. Alamin mo kung anong sinasabi ng Biblia. You get the point? Pagsikapan mong i-practice lahat ng nalalaman mo sa Bible, and then gumawa ka ng initiative, and then have faith. Pagka hindi mo na kaya, punta ka sa writings ni Mrs. White. Check mo kung ano yung mga tips na ibibigay niya. Okay? So, mas maigi yung gumagawa ka ng personal effort. Pangalawa, second rule. Take all the prophets have said about the topic under consideration. Say, for example, sinabi niya ito kung sa salt. May sinabi siyang, say, for example, i-type mo sa CD-ROM or sa ano, sa lahat ng writings ay type mo, pakita mo lahat ng sinabi niya tungkol sa salt. You get the point? Lahat. O may sinabi ka siya tungkol sa sugar. Check mo lahat ng sinabi niya tungkol sa sugar. Huwag yung meron ka lang ikukot na isa, kasasabi mo, see, sabi ni Mrs. White, poison ng sugar, ganyan. You get the point? Kasi hindi mo ma-consider yung lahat ng sinasabi niya. So, i-check mo lahat ng kanyang mga kabuuang sinabi. And most probably, try to find a writing that mas beneficial kung hindi yung compilation ang mabasahin mo muna. Basahin mo yung buong sinulat ni Mrs. White. Yung hindi compilation. Say for example, instead of Counsels on Diet and Food, anong dapat mong basahin muna? Ministry of Healing. Pag binasa mo yung Ministry of Healing, buo niya yun. Hindi niya yung compilation. Buong sinulat niya yun. And then makita mo yung buong principle. Pag nabasa mo na yon, perhaps pwede ka na magbasa ng Counsels on Diet and Food. Kasi yung Counsels on Diet and Food, kinuha lang yun mula dito at hindi mo alam kung anong context nun. Minsan may kausap siyang tao, gusto niyang ipaiwas sa itlog kasi nagma-masturbate yung bata, whatever, kung ano-ano pa. Makikita mo yung context nito. Tapos sasabihin mo, see, hindi na, it does not apply to all. There are things that we ought to consider. Unang-una, sabi ni Mrs. White, do not make me a criteria for your life. Huwag daw natin gawing criteria si Ellen White sa ating mga buhay. May mga bagay na, you know, that applies to her, may mga bagay that applies to us. May mga bagay that does not apply to us, that applies to her. Meron tayong mga chemical composition sa ating katawan na hindi kagaya ng chemical composition ng kanyang katawan. May mga situation na effective sa kanya na hindi effective sa atin. Mga effective sa atin na hindi effective sa kanya. Pero sabi niya, huwag niyong gawing criteria ako sa inyo. Mag-isip kayo ng maigi by reason
and by the scriptures kung tama o mali. Do you get the point? Hindi niya sinasabi na siya ang gawing pattern. But anyway, she could give counsel. See, I was in the spirit of the Lord's day. Say, for example, I was in the spirit of the Lord's day. Yung ibang tao, magkukunclude, see, ang Lord's day dito is Sunday. May iba naman sabi, no, it's Saturday, kasi sabi niya, ang sabi niya, because the Lord, ang sabi niya sa Mark chapter 2, verse 27 and 28, is the Lord even of the Sabbath. So, iba-ibang interpretation ng tao. By interpretation of tao. So, how do you see it? You have to look and consider all the prophets that said about the topic. Check mo kung ano lahat ng sinabi niya tungkol sa topic. So, do you have CD-ROM? Meron ba kayong ang mga laptop nyo ba ay merong Ellen White sa loob? So, i-type nyo doon sa search box. Kung hindi nyo alam yung search box, ano lang, Control F, makikita nyo merong find doon, type nyo yung whatever. Pag na-type nyo, ipapakita sa inyo sa baba ang lahat ng list o hit list ng lahat ng mga writings ng mga sinasabi niya. And then, i-check nyo isa-isa para ma-confirm nyo kung talagang anong sinasabi niya sa isang topic. Meron yung topical index mo. I'm sorry, I was not able to. Pero check natin, ha? So, for example, pwede rin kayong mag-open ng application. Ewan ko kung kayo, Jacob, ay may application ng Ellen White sa laptop. Meron sa laptop. Nice. So, hindi lang sa cellphone, pwede rin to sa laptop. If you have internet, you can post. Ano sa laptop? Okay, makita ko. Say, for example, ito ay isang application. Click tayo, ha? Nakita na? That's it. Ito isang application, Ellen White application. Kung may internet kayo, pwede nyo i-download itong application na ito, Ellen White. Say, Ellen White writings, ito yun. Check nyo, ayan ito yung mga writings niya. And then books. Yan yung mga books na. Pwede nyo rin audio. Okay, napakarami nito. Yan. These are the writings of Ellen White. Temperance, at kung ano-ano pa. Okay, marami niyan. Now, let's see. Meron ding mga devotional sa Ellen White. And then meron ding periodicals, manuscript releases, pamphlets. And let me see, modern English. Itong mga modern English na to ay mga bagong translated na Ellen White sa mas makabagong English ngayon. So, minsan hindi natin, naalala niyo yung Junior Step to Christ na paraphrase. So, may mga ganyan din ng Ellen White's writings ngayon. And miscellaneous collection, mga sulat niya sa iba't ibang mga lugar, kay Spalding, sa Oakwood, at kung saan-saan pa. And what else? Her letters. Nandyan din yung mga letters niya. And pamphlets. Say, let's go to books. And then, not books. Balik pa tayo. References or study center. Let's see, study center. No. Pioneer library. Lahat ng mga sinulat ng iba't ibang mga pioneers, authors. Ano ba mga sinulat ni Joseph Bates? Let's see. See, ang dami yung mga sinulat ni Joseph Bates dyan. Para i-confirm nyo, mga sinulat ni Uriah Smith, ni Daniel, ni Foy, ni Alonzo Jones, ni Megan. So these are the things that you can find in Ellen White's application. Para ma-confirm nyo yung authenticity, and let's go to references. There are dictionaries. By the way, may isang dictionary nang ginamit ng Ellen White writings. It's Noah Webster of 1828. Ito yung ginagamit ni Ellen White na dictionary during her time. So may mga words nakakaibang sinasabi sila. Sinabi ni Miss White na liberal. Ano yung sabihin ng liberal para kay Miss White? And during the dictionary time. Check natin, ha? Liberal. Sa atin, ang liberal, ang ibig sabihin ngayon ay? Hindi kaya. Wala pa sa ano.
Ang ibig sabihin ng liberal sa ating ngayon yung ano, yung hindi siya conservative, di ba? Pero during that time, ibig sabihin ng liberal ay free. Ibig sabihin ay maraming binibigay. Oh, masyado kang liberal. Sabihin, mapagbigay kang tao. Do you get the point? So pag sinabi niya dati na humiliation, ano ibig sabihin ng humiliation? I humiliated myself. Ang inisip natin ngayon sa humiliation ay pinahiya, di ba? Humiliated, pinahiya. Pero during their time, ang humiliation means nagpapakumbaba. So there are things na kailangan natin confirm at dapat natin i-check mula sa kanilang mga references. There are also children's stories, EGY children's stories. Gusto nyong pang campfire, gusto nyo ng messenger Ellen White sa mga bata. Pwede na ito pang Sabbath School or Divine na magkwento kayo about Ellen White. These are stories, about stories, angels on earth over 10. What else? Reference book, EGY Topic Index, napakaraming topics. According to, ang gumawa nitong index na to ay si Arthur White, ang kanyang apo. And research documents, or issues on sanctuary, the 144,000, the great controversy, ano pa mga issues dyan? Tungkol sa mga critics ni Ellen White and some more. Okay? Common or uninspired writings. Yan yung sabi mo kanina. Paano yung mga kinote niya ng mga uninspired? Conflicts in the last days. The 144,000 question. And so on and so forth. Okay? Now let's go back. So that is number two. What is the number three step in interpreting the writings of Ellen White? Number three, study the context. Kanino niya sinulat to? Anong panahon niya sinulat to? Anong mga kondisyon nakapaligid yung sinulat niya ito? Okay? Ano ang purpose niya ng pagsulat niya nito? At ano mga prinsipyong nasa ilalim nito? Okay? Ano mga prinsipyo? The context. The internal deals with what inspired the writer wrote. Bakit niya ba sinulat to? Bakit sinulat ni Ellen White ang isang bagay? Kasi minsan, yung payo niya kay ganito, gagamitin mo ngayon kay ganito, eh magkaiba yung payo niya. Iba yung context ng trikpuyuhan niya, tapos gagamitin mo para lang gamitin si Ellen White. May mga pampukpok ba? Mga ginagawang pampukpok si Ellen White? May ibang tao. Tapos gagamitin yung writings ni Mrs. White na context na magkaiba kaysa sa orihinal na pagkakagamit nito. Para either i-judge, pasakitan, o para ipakita mas magaling ka kaysa sa iba. Diba? What else? How to read? Find the principle behind. Sabi ni Ellen White, kung ang mga babae lang ay matutong mag-harness and drive a horse, and to use the saw and hammer, as well as the rake and hoe, they would be better fitted to meet the emergencies of life. Marunong lang daw mga babae mag-harness. Kung yung harness, yung ilagay yung harness sa, ang harness atin yun, yan, rebelling. Yung harness, ilagay yung harness sa horse, tapos mag-horseback riding. Matuto siyang mag-saw, matuto siyang mag-ano, mag-rake, mag-hoe. Pero paano pag nasa syudad ka? Nasaan yung horse? Wala namang horse doon. Wala na yung hammer. Wala rin hook. Did you get the context? So ang context doon, ang prinsipyo, maging practical kayo mga babae. Ngayon, siguro ang context na matuto kayo mag-drive ng motor. Matuto kayo mag-drive ng ano? Ng sasakyan. Kasi pagdating ng emergency, maghihintay pa ba kayo sa lalaki? Matuto din kayo mag-ano? Ano pa ba? Magmekaniko, matuto kayo sa tools, matuto rin kayo sa computer, pag-aralan nyo rin kung paano magkalikaliko, di ba? So, yun yung pinaka-prinsipyo behind. Hindi yung, hindi yung sabi ni Mrs. White, kailangan matuto daw tayo magkabayo. So, bibili po kami ng kabayo, sabi ni Mrs. White. Ganun ba yun? So, you have to know the context. Ano yung purpose kung bakit niya ito sinulat, para kanino niya ito sinulat? Sabi ni Mrs. White, 19th century, okay?
binanggit niya na kung dapat tayong bibili ng bisikleta. Uy, bakit ganito? Sabi. Nangyari. Okay. Huwag daw magbisikleta. Anong context ng sinabi ni Mrs. White na huwag bibili ng bisikleta? Let me give you the context. Ang bisikleta nung unang panahon ay katumbas na okay. Let's see this. Nung 19th century, pagbibili ka ng bisikleta, that's $150. $150. Ang parang $1 lang yata ang kada araw na wage noon. Si $150, it would take you 150 days para mabayaran yung ngayon para siyang luxury car. Okay? Pero in a little while, pagkatapos ng ilang mga taon, alam niyo kung ano nangyari? Naging napakamura ng bisikleta. Check niyo. Si Kellogg's ay nagbibisikleta. At hindi lang malauna, napakarami nang nagbibisikleta sa buong Loma Linda. At pati mga kasama ni Ellen White sa bahay, nagbibisikleta na rin. Bakit? Napakamura na ng bisikleta. Bakit? Nagmura na yung cost ng production. Dati, ang mga mayayamang lang ang nakaka-afford ng bisikleta. Do you get the point? So, magkaiba yun. Ang sabi ni Miss White, huwag tayo masyadong gumastos ng pera natin sa pagpapaya picture. Magkano ang picture noon? Ang isang picture. Tapos later, makikita mo, puro may picture na si Ellen White. Sabi niyo, huwag dapat mag-picture kasi originally, ang unang mga pictures ay napakamamahal. Sabi niya, gastusin natin yan sa mission. Ibigay natin yan sa gawain ng Panginoon. Pero later, nung nagmura na siya, kung i-quote natin si Mrs. White, kung una niyang mga sinabi, ano mangyayari sa atin? Miscontextualize. Do you get the point? Na-miss natin yung context ng sinasabi. Kaya, pag kami sinabi si Mrs. White, check niyo kaagad, sabi, kailan niya ito sinabi? Ano yung sitwasyon ng panahon sinabi niya ito? At bakit niya ito sinabi? Kasi, di ba, nonsense. Nonsense kung hahayaan lang natin na interpret ito the way we wanted it to be interpreted. Now, ang sabi ni Ellen White, say for example, theater. Ano ba ang theater? Ang theater nung unang panahon, nag-gather yung mga tao sa isang place. Tapos, merong theatrical na ginagawa dito. Napakamahal ng ticket. At the same time, ang mga itinuturo sa theater ay puro mga violence, puro mga love stories at kung ano-ano. Now, these days, sabi, hindi naman kami nanonood ng pastor ng theater eh. Pero pagdating sa bahay, ganun din, violence. Minsan, pornography at kung ano-ano pa. Ang point dito, dahil basta hindi ka nanonood ng theater, kasi sabi ni Miss White, huwag daw manood ng theater. Now, let me see. Pagka ba nanood ka sa theater, at ang pinapanood mo ay, say for example, last time, gumawa ng isang video ang Seventh-day Adventist. I mean, gumawa ng isang movie ang isang Seventh-day Adventist, tapos nag-review sila, pumunta lahat, pati mga taga-union sa Star Mall para manood ng theater. Kasala kaya sila? So, ang pinag-uusapan kaya ay lugar? Is it the place or the place? Is it the place or the place? Yun ba talaga ang issue? So, alamin natin yung pinaka-issue. Kasi ngayon, hindi nga ang mga kabataan, hindi nga sila nanonood sa sine, pero dito naman, lahat kukuha na nila, pati pornography. So, ang importante, pastor, hindi kami nanonood ng sine kasi
mabait kaming mga tao. At one time, ako'y nanood din ng sine. Pumunta kami ng Hong Kong. At doon sa Hong Kong, meron tinatawag na Disneyland. And of course, pagpunta mo sa Disneyland, meron tinatawag na 5D. Ay, hindi lang 3D, ha? Hindi lang 4D, 5D. Pagdating mo doon, first time na-shock ako, meron akong glasses na binigay sa akin. Na-shock ako kasi yung screen nila, ganyan, no? Paikot. Tapos, yung upuan kumikilos. Tapos, pag dumaan yung apple pie, maamoy mo talaga yung apple pie. At kapag kami tumalansik na tubig, talaga natitilansik yung tubig. At pag may lumapit, talaga pa lumalapit talaga sa iyo. And it was just really very educational for me for the first time nakakita ko ng mga ganito. But these are just very simple and innocent. Mas matindi pa nga yung mga pinanunood-nood nyo dyan sa inyo mga ito sa mga cellphone. You get the point? So ang point dito was, what kind of education do you take from viewing things or reading things that destroys your mind rather than the going to the theaters and not going to the theaters? Minsan, tinatap natin yung shoulders natin na, ay, ako mabait akong tao, hindi ako makakapagsine, hindi ako nagsisine. Para, dahil hindi mo narating yung sine, pakiramdam mo okay ka na. Pero kung titignan mo yung pinaka-writings ni Ellen White, hindi yan tungkol sa lugar. Yan ay tungkol mismo sa ano, sa influensya ng mga napapanood o nakikita mo. Now, let us summarize. We have to study prayerfully with a prayer attitude. Second, let us consider all the prophets that said about the topic. And then study the context. Pag-aralan mo yung context at nakapaligid. And then, find the very principles. Now, if you have any question or problem about some criticism, alam ko wala na akong enough time, just log on. Ang sabi sa Biblia, 1 Peter chapter 3, verse 15, ipagtanggol natin ang writing si Miss White. To give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you, with meekness and fear. This is in 1 Peter chapter 3, verse 15. Dapat mapagpakumbaba. Kung kinukontra ng mga tao, dami ngayong mga kumukontra sa Facebook about sa writings ni Miss White, diba? Paano natin sila sasagutin? Sasagutin natin pa rin sila. And if you need some help, say for example, about astronomy. Sabi ni Mrs. White, Ellen White never mentioned the name of the world she has seen. Sabi, yung Saturn daw ay merong 12 moon. Unang-una, hindi sinabi ni Mrs. White kung ano yung planet. Pangalawa, she never said that the world must only have 7 moons. Hindi niya sinabi, 7 lang. Ang sabi niya, nakakita ko ng 7 moons. Hindi niya sinabi, 7 lang talaga yung moons na. Hindi niya sinabi. O 7, ha? And then the purpose of the vision was to convince Joseph Bates. Kasi si Joseph Bates, nagdududa siya kung si Ellen White talaga ay propeta. Pero nung sinabi niya, meron akong nakitang 7 tawag niya, moons sa ganitong planet, nagtaka siya kasi hindi alam yun ng mga tao. So na-convince siya, okay, na si Ellen White ay isang propeta. Ellen White never mentioned the name that yun ang purpose, ma-convince niya. Now, according to her, that the mind that is so narrow that it will hesitate and stumble over this possibility of probability of errors would just be as ready to stumble over the mysteries of the inspired word, because their feeble minds cannot see through the purposes of God. Dapat ang malaman pag nagbabasa ka ng Bible or Spirit of Prophecy, ano yung purpose ng Diyos, bakit ito sinulat? Hindi yung gagamitin mo, ang tawag dito ay ICGCs, gagamitin yung mga sinulat para sa purpose mo. Hindi sa sarili mong pakay. Kundi kung ano yung pakay mismo ng author, doon mo sa gamitin. Kung ano mismo ang pakay ng Diyos, yun mismo ang pagkakagamit mo. So, ang sabi dito, ngayon, alam na natin na ilan ang stars at least ng Saturn, there are about 66. Eh, ang nakita lang niya ay 7. But during those time, ang astronomy ay nagpapakita, siguro yung lens, nung unang panahon ay 7 lang ang kaya makita. Pero according to Ellen White's vision, nakita niya, hindi naman niya sinabi 7 lang. Basta sabi niya may nakita ko 7. O kagaya din, no? Kasi kung sinabi niya 66, itinan mo, 66. Tapos ang alam na ni Joseph Bates ay 7, sa tingin niyo makukonvince
Joseph Gates. And during that time, ang astronomy naniniwala lang na there are about 7 kasi yun ang nakikita nila. So the purpose was not there. The purpose was to convince, to convict the heart of the sinner. Now finally, sa pagkakamaling nakikita nila was the great controversy. Sa great controversy binanggit, sabi dito sa banggit, the framework of the great temple, the truth sustained by her writings, was presented to her clearly in vision. In some features of his work, information was given in detail regarding some features of revelation, such as the features of prophetic chronology, as regards administration in the sanctuary, and the changes that took place in 1844. The matter was presented to her many times and in detail many times. And this enables her to speak very clearly and very positively regarding the foundation pillars of our faith. In some of the historical matters, such as are brought into the patriarchs and prophets, and the Acts of the Apostles, and the great controversy, the main outlines were made very clear and plain to her. And when she came to write up these topics, she was left to study the Bible and history to get dates and geographical relations to her perfect word descriptions of details. So nung may pakita sa kanya ng Panginoon ang buong pangyayari ng great controversy, kailangan niyang kumuha ng mga information mula sa iba't ibang mga authors para mas maging vivid yung description ng history. Pero tinuturing ba natin na si Ellen White ay authority sa history? Hindi. Tinuturing ba natin siyang authority sa history? Hindi, kumuha nga lang siya mula sa history. Pero one time, inayaan niyang mabago yung salitang St. Bartholomew. Pinabago ito kasi para walang kasi walang problema. Kasi instead of St. Bartholomew, ang tumutunog, sabi, ang bell ang tumutunog. At ang point ko dito is this. Kung may kailangan baguhin para mas maging exact, ipapabago yun ni Mrs. White. Ah, ganun ba? O sige, baguhin natin. Kasi wala naman halos kinalaman yun sa pinaka main point ang ligtas ng tao. Okay? So that's the point. And kung meron pa kayong ibang tanong, I would direct you to these websites. Halos lahat ng tanong, 700, 800 na mga tanong, all throughout the 100 years of Ellen White Estate, ay dito halos yung makikita. So egwhitewritings.org, ellenwhite.org, drc.whiteestate.org. At napakarami pang mga website. Okay, and then mag-create pa din kami ng website ngayon sa IAS about Ellen White. So I think this could help you, especially in your journey towards the writings of Ellen White. Do you have any question? Because many young people are going to explain more of Ellen White in different aspects. Bukas, I think marami mag-discuss on music, yung iba ang entertainment, and many of this is going to use Ellen White's writings. On the side of entertainment, that would be faith and music, Brother Rovell. And these are all fully based from the Bible and spiritual prophecy and science. Okay? So, any reaction? Acceptable. Any reaction sa tingin niya? Natuto ba kayo? Mas lumawak pa ako? Pag-iisip niyo ngayon tungkol sa kanyang mga writings? Are you encouraged to read the writings? Are you ready now for any criticism na darating sa inyo? Kasi maraming darating sa inyo, maraming ang kailangan pagtanggol nyo. And then, the equipment is there, especially in the internet. Hindi nyo na kailangan maligaw pa or what. Hindi ko na lang. Okay? Now, let's have a test. Ito tayo sa games ulit, ha? Kasi sa tingin ko, medyo mas equipped na kayo ngayon na sagutin yung games. Okay? Ano?
Okay? Tuloy natin yung kanina natin. Ano nangyari? Laki-laki. Sagutin nga natin ito. First in the Bible, only the Bible. Bible first. Ellen White's vision always took place at night in the church in front of the audience under the influence of the Holy Spirit. Wow. Which of the Seventh-day Adventist doctrines did Ellen White invent? Nice. What is not a test of a true prophet? Agrees with everything in the Bible, within the Bible, predictions are fulfilled, perform miracles, believes in Jesus. Performs miracles. Okay, what great sign mentioned in Matthew 24 occurred when Ellen White was almost 6? Yeah. 6 years old siya. 1833. Fallen stars. When did Mrs. White die? July 1915. Whom did Ellen White marry? Yeah. What injury did Ellen White suffer at age 9? According to Matthew 7, how can we tell the true prophet? After prophets received dreams and visions from God, they never had to do research, still sometimes did research, knew everything about the history, knew everything about time. Huh? Knew everything about history? Never had. Ano? Never had. Pag natapos ba yung dreams and visions, alam niya na lahat? Sometimes did research, kaya nga kumukuha pa siya ng ibang resources eh. According to the test of the prophet found in 1 John chapter 4 verse 1 to 3, a true prophet will say that Jesus is... Holy God in him, huh? While Ellen White knew that she was called to be God's... policeman. The exact words Mrs. White used were inspired. True. False. Not the exact words, the thoughts. Tandaan niyo, ha? The thoughts, not the exact words. Thought inspiration. Di ba like yung sinasabi sa inyo? Thought inspiration, not the words. Complete the sentence. God tells the prophet exactly what to say
moves the prophet's hand when writing, controls the prophet's body, gives a prophet's thoughts. Oh, natututo na. Check natin ang ano, score, 81. What was Ellen White's vision all about? Vision about? Troubles of the Advent people in the city of God, what foods are helpful to eat, the history of the struggle between God and Satan, the last judgment of the world. First vision. Good. How can you know the true prophet? Check their Bible knowledge, ask if they have visions, apply the biblical test, check if they know the Greek. If the Bible prophets were 100% inspired by God, then Ellen White was 100%. When writing out God's message, Ellen White from other people's, Ellen White blank from other people's books. Never use anything, always took words, use the titles, sometimes use things. While in vision, Ellen White held a Bible above her head for more than 20 minutes. How heavy was it? 18 pounds. Which son of White went down to Mississippi River bringing education and gospel to the blacks of his day? Billy, Henry, Edson, John Herbert? Edson? In the articles Ellen White wrote for the church, she wrote what her secretary told her, always presented what God presented to her, wrote her own ideas, repeated what her husband told her. What was the last thing Ellen White said? Alam na. Complete this test of true prophet. You shall know them by their fruits. Ellen White's writings are another Bible. Lead to the Bible, replace the Bible. Or better than the Bible. When Ellen White was inspired, this means that God gave her thoughts, God moved her hand writing, God told her exactly what words to use, and God helped her sing. Isaiah 8:20 tells us that the true prophet must never contradict the Bible, always tell the Bible stories, be neat and tidy at all times, tell people secrets in public. How old was Ellen White when she had her vision first? First vision. Huh? 14. 17. What happened to Ellen when she was 9 years old? According to Revelation 12, 17, 19, 10, what does not identify God's end time people? What does not identify? According to the test found in Jeremiah 28:9, a true prophet will make predictions that come true, only make people feel happy, never make any predictions, live a perfect life. Huh? To be a prophet, you must never make mistakes, be perfect, only speak holy words, be called by God. Mukhang galing na. Mrs. White's visions always took place in front of an audience. Close. Approximately how many visions did Ellen White receive during her lifetime? 1,000. How old was Ellen White when she gave her heart to Jesus? Lapit na. Who alone has lived on earth without sin? Jesus. How old was Ellen White when she died? Points. Each to them. Land. According to Ellen White, which book has all the information we needed? Time up. 191. Sayang, 9 points na lang.
Okay? So, yung palakpakan natin kayo. Okay, gracious God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for learning, for giving us the opportunity to be informed and be convicted again of the benefits of the righteous of heaven. Bless us, Heavenly Father, and equip us continually and give us the heart that is moved by the Spirit. And we pray, Heavenly Father, that you give us the mission to promulgate the gospel. And wherever we go, that we could be seen as your servants. In Christ's name we pray. Amen. God bless you.